It's been weeks simula nang mangyari ang lahat ng iyon. Nailibing na si Katrina at nasa mental naman ang nanay nito. Alam na rin ng tatay ni Katrina ang lahat ng nangyari. Nakausap na ito ni Dad at wala naman daw itong balak gawin ang ginawa ng mag-ina niya. Siguro ay magpapakalayo muna ito. Kita ko namang iba siya sa mag-ina niya. Tahimik na rin ang buhay namin. Kasalukuyang pinaghahandaan ang kasal namin ni Stephen. Busy silang lahat, lalo na ang mga parents namin. Ngayon, nandito ako sa mansyon kasama si Stephen. Siya lang ang kasama ko dahil kasama nila mom si Carl pati si Irene. Nakaupo ako sa sofa at nanonood ng TV habang kumakain ng pizza. Hindi ko alam pero bakit parang ito lagi ang gusto kong kainin. Hey wifey, bakit ba pizza lagi ang kinakain mo? Parang hindi na healthy yan. Sabi ni Stephen at tumabi sa akin. Pake mo ba ha? Isa itong gusto ko. Pagkatapos ay kumain na lang ulit ako at tinuon ang atensyon ko sa panonood ng TV. I was just asking, bakit ba parang ang sungit mo lagi sa akin? Kapag sa iba naman ay hindi. Ang cute niya naman kapag ganun, kaya napangiti na lang ako. Nakakainis ka kasi, kaya ganun. Sabi ko at inirapan siya. Dapat pala sumama na lang ako sa mga parents natin para walang nakakasama sa loob mo. Nagtampo pa ang loko. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako ganito eh. Sumandal na lang ako sa balikat niya. Nakita ko namang napangiti ko siya dahil doon. Habang nanonood kami, bigla akong naramdaman na parang masusuka ako. Tumakbo ako papunta sa kusina at sumakay sa lababo. Sumuka ako kaya agad na sumunod si Stephen sa akin. Wifey, are you okay? Are you sick? Masama ba pakiramdam mo? Do I need to bring you into hospital? Minsan, okay rin ito. Hospital agad? Parang nasuka lang naman. Sabi ko at bumalik sa sofa para manood ulit. Wait, parang may nagsick din sa utak ko. Huli ko itong naranasan noong nalaman kong buntis ako sa anak naming si Carl. Hindi kaya buntis na naman ako? Hindi malabong mangyari yun dahil may nangyari na ulit sa amin. Ngayon ko lang rin napansin na hindi pa ako dinadatna ng dalaw. Tapos pizza ang gusto kong laging kainin at isa pa, si Stephen ang gusto kong laging tinatarayan. Pero bakit hindi nila nahalata, miski ang lalaking ito? Maxine, we need to go to the hospital. Sabi sa akin ng mokong pagkalabas ng kusina at pumunta sa kinaroroonan ko. Bakit naman tayo pupunta doon? May na-hospital ba? Bigla namang sumeryoso ang mukha niya. Because we need to. Baka nakakasama na sa'yo ang kakain mo ng pizza. Kailangan mo magpakonsulta sa doktor. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Please wifey, don't be stubborn. Saglit lang tayo doon. Siguraduhin mo lang Montreal dahil allergic ako sa lugar na iyon. Napangiti na lang siya sa sinabi ko. Wifey, magbibihis ka na ba? Gusto mo samahan na kita? Paakyat na ako sa kwarto ko nang marinig ko yun. Gusto ko siyang balibagin dahil dun sa sinabi niya. Pumasok na ako sa kwarto ko para makapagbihis na. Bakit kasi kailangan pa pumunta ng ospital? Ang lakas naman ng trip ng mokong na iyon. Kapag ako nainis, matuturukan ko ang lalaking iyon ng anesthesia. Marco Stephen point of view. Wala ang mga parents namin. Inaasikaso nila ang kasal, syempre katulong din ako doon. Kinokontak ako ni ma'am kung ano pa ang kailangan. Dapat nga ay kasama nila kami. Pero sabi ko magpapaiwan nilang kami dito sa mansyon. Mansyon ito nila Maxine. Mas gusto niya kasi dito lately. May napapansin rin ako sa kanya. Parang ang dalas ng mood swing niya. Tapos lagi pa akong tinatarayan. Sabi naman ng mga parents namin, dapat daw ay sanayin ko na lang ang sarili ko doon. Ang hilig niya pa sa pizza. Parang siya ay hindi niya namamalayan ang nangyayari sa kanya. Dati naman ay hindi siya ganun kasungit katulad ngayon. May hinala ako na... Natapos ang pag-iisip ko nang makita ko siyang nasa harapan ko at seryosong nakatitig. Nasa tapat nga pala ako ng hanggan. Lalim ng iniisip pa. Babae mo yan no.
pagtataray niya. No, I'm just thinking about something. Wala naman akong ibang babae, wife. Hindi ko napansin, medyo napataas na pala ang boses ko. Bakit mo ako sinisigawan? Nagtatanong lang naman yung tao. Sabi niya na parang may iyak na. Sorry, wala naman talaga akong babae. Sabi ko at niyakap siya. Eh ano yung iniisip mo kanina? Sabi niya habang nakayakap sa akin. Thinking about our future, with our family. Dahilan para tumingin siya sa akin. Medyo nagulat pa ako nang halikan niya ako sa labi pero smack lang naman. I love you, kay Unicorn. Sabi niya sa akin. I love you too, and Carl. Tugon ko sa kanya. Lumabas na kami ng bahay. Pumunta kami sa kotse ko. Ako ang nasa driver seat at sa shotgun seat naman siya. Linggo ngayon kaya wala kami mga pasok sa kumpanya. Nakarating naman agad kami sa ospital. Pupunta kami sa Obigayni. Tumigil kami sa harap ng isang pintuan. Uy, anong gagawin natin dito? Mahinahong tanong ni Maxine sa akin. Para malaman natin. Anong malalaman? Magiging slow na rin ba mag-isip kapag ganun? Nang biglang may nagbukas ng pintuan. Hello, I am Dr. Rosales. How may I help you? Magiliw na sabi ng doktora. Ah, wala po, Dok. Napatingin lang po kami. Ang ganda po kasi ng labas ng office niyo. Wala naman po may sakit sa amin. Magalang na sabi ni Maxine. I think my wife is pregnant, Dok. Diretsong sabi ko. Dahilan para mapatingin sa akin si Maxine. Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Hindi ako buntis. Nagtataray lang ako lagi at mahilig kumain ng pizza. Pero hindi ako buntis. Natatawa na lang ang doktora dahil kay Maxine. Iha, pumasok ka muna para malaman natin. Iwanan mo na lang yung asawa mo sa labas, sabi ng doktora. Hindi ko pa po siya asawa. Magpapakasal pa lang po kami ng mukong na yan. Pero may anak na tayo, wifey. Kaya pakakasalan mo pa rin ako kahit anong mangyari. Confident kong sabi sa kanya. Ah, Dok, iba pong anak yung sinasabi niya. Dahil wala naman po talagang baby sa tiyan ko ngayon. Sinarado na ng doktora ang pintuan para di na kami patuloy magtalo. Maxine Gray's point of view. What the? Sa Obigayni ng ospital kami pumunta? Mukhang naghihinala na din siya na buntis ako. Ayoko naman sabihin sa kanya na oo dahil hindi pa naman sigurado at gusto ko siyang inisin. So, you're Maxine Mendoza? Tanong sa akin ng doktora. Yes, Dok. Paano niyo naman po nalaman? Natawa na lang ito sa sinabi ko. Your mom is a friend of mine in high school and everybody knows your family. So ikakasal ka na pala sa nag-iisang anak ng mga Monterial. Yes, Dok. Invited na rin po kayo. Sabi ko at numiti. You know, Maxine, noong mawala ka, sobrang paghaharap ng lahat sa'yo. Lalo na ng mga parents mo. Alam ko po yun. Sa susunod, huwag mo nang tatakasan ang lahat. Harapin mo ang mga naging pagkakamali mo. Wala kang mapapala sa pagtakas-takas mong iyan. Makahulog ang sabi ni Dok. Ang ganda niya, mukha siyang bata pa. Dok, may anak po ba kayo? Tanong ko. Meron, iha. Kaso ay malayo siya sa akin. Pumasok ka na sa CR at gamitin mo ito. Inabot ko naman ang pregnancy test kit para magkaalaman na. Bakit ba hindi ko agad naisip na gumamit ng ganun para nalaman ko agad kung buntis ako? Paglabas ko ng CR, nakita ko si doktora na nakatingin sa bintana kaya tumikim ako. Tapos na po, Dok. Inabot ko sa kanya ang pregnancy test. Dalawang guhit ang lumabas na katunayan na buntis nga ako. Tinignan din naman din ako ni doktora. You're 5 weeks pregnant, iha. Pagkatapos niyang malaman kung gaano katagal na akong buntis. Congratulations, iha. Sa'yo at sa mapapangasawa mo. Thank you po, Dok. Dito din po ako pupunta kapag malaki na po ang tiyan ko. Mukhang matutuwa ang mapapangasawa mo kapag nalaman niya. Parang gustong-gusto nito na buntis ka talaga. Siguro nga po, Dok. Dinedenay ko lang naman po sa kanya dahil hindi ako sigurado. Pero healthy po ba sa buntis ang pagkain ng pizza? Bahagya namang natawa sa sinabi ko si doktora.
Doon ka ba nang lilihi? Doon nga po, parang yun po lagi ang gusto kong kainin. Huwag ka lang masusobrahan at may iba ka pang paglilihian, sigurado yan. Sabi ni Duke at pumiti sa akin. Ah, okay po, salamat po sa inyo. Labas na po ako, baka hinihintay na po ako ng mukong sa labas. Kumaway lang naman si Doktora. May naisip ako, kung pagtripan ko kaya si Stephen na kunyari hindi ako buntis, titignan ko lang naman ang reaksyon niya. Pagkabukas ko ng pintuan, nakita ko si Stephen na may kausap. Hello po, tita, sabi niya sa kausap. Nandito po kami sa ospital. Ah, hindi po, wala pong sakit si Maxine. Nagpunta lang po kami sa Obigaini. Sana nga po buntis siya, para may kapatid na si Carl. May na po, hinihintay ko po kasi siyang lumabas. Humarap siya kaya nakita niya akong kalalabas lang. Sino yung kausap mo? Tanong ko. Mami mo, tinatanong kung asan daw tayo. Mahinahon niyang sabi. Tara, uwi na tayo. Nagugutom ako. Sabi ko sa kanya. Wait lang, anong sabi ni Doc? Are you pregnant? Umiling naman ako. Pinipigilan kong matawa. Di ko na napansin ang magiging reaksyon niya at naglakad na ako papalayo. Gusto ko na talagang umuwi. Habang naglalakad ako, lumingon ako sa kanya. Kausap niya si Doktora. E di nalaman niya na, ayos ngayon. Pagkalabas ko ng ospital, dumiretso agad ako sa kotse niya. Bakit di mo sinabi? Sabi sa akin ni Stephen pagkapasok sa kotse. Mukhang gumagana yung pagtitrip ko. Ang alin? Pangiinis ko. Pagpasensyahan niya na lang ang buntis. That you're pregnant, sabi niya naman. Parang yun lang pala. Biro ko pa. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. I'm so happy, Maxine. You don't know how happy I am now that I know you're pregnant. I can't wait to marry you. Oo, alam ko na. Saya ka na. Pero pwede, bumitaw ka muna sa yakap mo. Ang higpit, di ako makahinga. Napangiti naman siya sa sinabi ko. Kaya pala napakasungit mo. Tinaasan ko lang naman siya ng kilay. Joke ng wifey. Inalikan niya naman ang labi ko. Bigla namang may nag-text sa cellphone ko. Pumunta daw tayo sa isang restaurant. Nandun daw silang lahat. Sabi ko kay Stephen. I can't wait to tell them the good news. Sabi niya naman sa akin. Sana babae yung baby natin. Pabulong kong sabi habang siya naman ay nagda-drive. Kung hindi babae, edi gagawa ulit tayo. Pagbibiro niya, agad ko naman siyang kinurot sa tagiliran. Biro lang naman wifey, di ko na lang siya pinansin, ang hilig talagang manloko, aba. Nakarating naman agad kami sa restaurant. Nandun nga silang lahat as in kompleto, ang parents namin, si Irene at si Carl. Mom, sabi ni Carl at lumapit sa akin. Ang ganda mo talaga, Ate Maxine. Kaya nahulog sa'yo si Sir Stephen eh. Napatawa na lang ako sa sinabi ni Irene. Of course, kanina pa ba magbama ng anak ko, edi sakin. Singit naman ni Mom. Matalino rin yan, syempre sakin na yun. Si Dad naman ang nagsalita. I can't wait na may kasal na silang dalawa. Kinikilig na sabi ng mami ni Stephen. You really changed my son, Maxine. Sabi ni Tito Mike na daddy ni Stephen. Nakaupo na kami. Pabilog ang ayos ng table. Nasa gitna namin ni Stephen si Carl. We have to tell some important news to all of you. Sabi ni Stephen sa kanila. Kaya natuon sa kanya ang lahat ng atensyon. Ano yun anak? Dapat ay good news yan. Gaano ba kaimportante? Pwede bang unahin muna natin ang pagkain? Stephen son, ano ba yung sasabihin mo at mukhang tuwang-tuwa ka? Wow naman Sir Stephen. Ano naman yun? What is the important news, Dad? Spill it. You know everybody wants to eat. Sabi naman ni Carl dahilan para mapatawa ang lahat. Magkakaroon na ng kapatid si Carl. Maxine is pregnant. Diretsong sabi ni Stephen. My daughter is what? Mautal na sabi ni Mom. I'm 5 weeks pregnant, Mom. Sabi ko kaya napatingin silang lahat sa akin. Magkakaapo na ulit tayo, Marco. Sabi ng daddy ni Stephen. I'm having baby bro or baby sis. Singit naman ni Carl. May bago na akong babantayan. Sabi ni Irene.
Oh no, Lenny. Magkakaupo na ulit tayo, sabi ng mami ni Stephen. Akala ko ay nagbibiro lang sa Stephen kanina na nagpunta kayo ng OB. Madadagdagan na naman ang pamilya. I can't wait na dumating na ang araw ng kasal. Magkakaupo na ulit tayo, Steph, sabi ni Mom. Hinihintay ko ang magiging reaksyon ni Dad dahil siya na lang ang walang tumik. I'm happy for you, Maxine, and for the both of you. Don't worry, Tito. Di ko lulukohin ang anak niyo, sabi ni Stephen, kaya napatingin ang lahat kay Dad. Wala kong sinasabi, pero dapat lang, tandaan mo lagi ang sinabi ko na masaktan na ang lahat, huwag lang ang anak ko. Tumawa na lang ang lahat. I'm happy for you, Mom, sabi ni Carl, niyakap ko naman siya at hinalikan sa mukha. Buti nga ay di umangal. Thank you, son. Mommy always love you, sabi ko. I know, Mom, I can't wait for you and Dad get married. And for my baby sis or baby bro comes, I promise I'll be a good brother, sabi ni Carl sa akin. Kinalong naman siya ni Stephen habang kumakain. Ayos na rin yun dahil di niya naranasan yun, pero ang nakaraan ay nakaraan na. I love you, Maxine and Carl, also our baby, bulong sa akin ni Stephen. I love you too, kayo ni Carl, ang baby natin, sabi ko at nagsimula ng kumain. This family will be forever happy, sabi ni Mom. Tumawa lang naman ang lahat. Halata sa isa't isa ang saya.